Hinihirit na rin ng 15 pisong taas pasahe ang mga operator at driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Daing nila, bukod sa tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng langis, masakit din sa bulsa ang gastos sa mga sasakyan nila. Nakatutok si Joseph Moro. Pati ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS hindi na rin daw kinakaya ang walang patumanggang taas presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang TNVS community, grupo ng 25,000 na mga operator at driver ng mga ride-hailing services, gustong dagdagan ng 15 pesos ang base fare. Nasa LTFRB na ang petisyon at kung papayagan, 55 pesos agad ang babayaran pag nag-book ng sakay. Wala pa dito ang kada kilometrong patak ng metro. Ayon sa grupo, hindi na nila kaya ang gastos. Mataas na raw ang presyo ng mga spare parts, dagdag pa ang presyo ng gas. Maaring masakit sa atin yung sinasabi nating 15 pesos, pero tignan din po natin yung mga pamilya at number po ng mga drivers at operators na maaapektuhan. And of course, gusto natin highly maintain ang ating mga sasakyan. Kasama ang mga TNVS sa mabibigyan ng 6,500 pesos na fuel subsidy galing sa LTFRB. Pero ayon sa grupo, kahit may ayuda, hindi nila iaatras ang kanilang petisyon. 2019 pa raw sila pinayagang magdagdag ng base fare mula 30 pesos ginawang 40 pesos. Yung 15 pesos po na hinihiling namin, ito po long term po ito eh. Pagkatapos ng pagtaas ng mga presyo na to, aalisin din yung ayuda na yan. Hindi rin daw malinaw sa kanila kung sino sa mga TNVS ang bibigyan ng ayuda. Baka raw sa mga may Certificate of Public Conveyance o CPC o prangkisa lamang. Karamihan sa kanila, Provisional Authority lamang ang hawak. 80% po ng TNVS ay mga driver lang at nagbaboundary. Hinihingan pa namin ng panig ang LTFRB. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.